Yan yung mga karapatan namin bilang isang manggagawa. Pinarating namin ng management. Ang kaso, ang ginawa ng management, imbis pakinggan ang aming mga hinaing, ay karahasan ang isinukle sa amin. Mayroon mga linilipat-lipat sa ibang departamento. Mayroon sinususpindi ng 2 linggo muna. Ilan ngayon na nasuspindi? 5. Yung natulog lang kami, magsuspindi agad ng 5. Natulog ka lang kasi pag Sabado, 5 to 1, pasok namin. Alanganin sa oras pag-uwi, malalayo eh. Siyempre yung sarili mo, isisipte mo. Natulog kami, sabi namin, alas 5 tayo lalabas. Pero ang management ang ginawa, pinanggigising kami para kami mga aso nga pinagtataboy. Nga imbis nga tulungan kami nga masipte ang kanya mga manggagawa, dahil kami ang nag-akyat ng yaman sa kanya, kami ang nagpayaman sa Pentagon, ang ginawa pa, itinaboy kami para kami mga aso. Tapos, nung nataboy kami, doon na nagsuspindi sila, prevented na naman, 5. Kasi, ano daw, trespassing na kami. Paano naging trespassing yung diyan kami gumagawa? Trespassing ba yan? Diyan ka lang matulog, magpalipas ng oras para masipte naman yung buhay mo. Trespassing tuloy. Di bali daw kami patayin sa kalsada, wag lang sa loob matulog. Wala daw sila pakialam. Kaya naniniwala naman ako, may isang kasama kami ito na butas, tagos. Ano ang ginawa ng management? Hindi pinagamot. At tinignan agad yung makina, baka daw may sira. Pero yung manggagawa nga na aksidente, natusok yung hita, matagos. Ilan oras bago dinala sa orthopedic, binigyan pera pero may butcher, babayaran pag bumalik sa trabaho. Kaya ganun kalupit ang management na yan. Ngayon na naman nakita nyo ang sitwasyon kanina, nandyan. Yung mga iskirol, sila pa may busis nga sila daw ang tunay nga mga manggagawa. Ay sabi, gusto namin mabuhay. Ang ibig sabihin nila, sila lang mabubuhay, kami papatayin. Nga kami tuloy at tunay nga mga member ng Union dyan sa loob ng pagawaan. Ayan, mga iskirol lang yan. 1 linggo lang yan, kinuha ni Alcover. Yung salot ng Alcover na personnel sa loob. Tapos, kumakampi pang management. Kasi gusto talaga ng management na walang Union sa pagawaan. 1 taon hanggang 30 taon. 4 to 26 lang sahod. Saan ka ba makakita ng may union ng 426? 30 taong ka sa servisyo. Tapos pag mag-resign ka, sabihin saan ka ba umuwi? Bulacan, ay 2,000 ka lang, lapit lang. Tama na yan. May sobra ka pa pasalubong sa mga bata. Ganun, kalupit ang pagawa na yan. Kaya nakikita man yung sitwasyon namin dito. Hirap, pero tinitiis namin. Dapat nga bawal yung supervisor pa sila, officialis pa sila. Patulad ni Rolly Cuso, Antonio Cuso, na presidente namin ng Union, supervisor namin sa ano, high speed. Tapos itong si Tay ano, Cristo, anong Cristostomo? Robin Cristostomo, vice president ng Union, supervisor naman ng well drawing. Kaya hindi sila maglilipot sa mga gawa eh. Ganun ginawa sa amin. Tapos, federasyon, wala rin. Yung federasyon namin, nakikipagsabuatan din. Nakikipagsabuatan din yung federasyon na imbes na ipagtanggol kami, dahil kinukuha na kami ng Union Diyos, pinalalabas pa nila na hindi daw kami mga ano, kasapi ng Union. Samantalang nagkakalta sila sa amin ng Union Diyos, bonbon niya, 25 pesos. Paano nila masasabi na hindi kami membro ng Union? Kaya pinagkakaisahan kami ng management, yung PTGWO, yung mga inutil na na opisyalis ng union namin, saka si Mr. Alcover. Simula nang dumating dito yung Mr. Alcover na yan, Pablito Alcover na yan, nagkagulo-gulo na kami rito para buwagin yung hanay namin, pahinain kami. Anong pa nga siya ng guns nung nangyari nung Lunes, may mga civilian na police na nanggulo dyan, nang haras, utos ni Alcover yun. Nanmalo. Sa mga kasama namin na hindi na pinapasok ng management, nasa 130 plus kami ng mga manggagawa, puro regular. Mayroon ng 30 taon, ang pinakamababa dito, 15 taon. Noong 2012, yung
pagkatanggal sa akin, nag-delegate yung mga kasama ko sa labas ng opisina. Ang ginawa ng management, inilock sila. Kaya pagdating ng alauna ng hapon para magtrabaho sila, hindi na sila makabalik kasi inilock na yung pangunahing gate papunta sa working area. Kaya ang ginawa ng kasama, yan na lang sa harap ng opisina, nagkataon yun na umulan. Pinaulanan sila ng management ng 4 na oras kalahati. Nawawa yung mga kasama namin, lalo na yung mga matanda. Pagdating ng hapon, binigyan sila ng parusa ang preventive suspension ng 1 buwan. Yung 54, mga magagawa. Hindi lang ngayon nag-upusa ito. Noong marahas na paggawa ng management sa amin. Ibayan ng hanay, manindigan para ilaban, igiit ang karapatan ng mga magagawa na matagal ng panahon na binusabos, 1981 pa, ngayon lang kami humiling. Ituloy ang laban. Walang bibigay. Kaya ang mga manggagawa, hindi titigil na hindi maayos sa loob ng paglawaan. Isinumpa talaga namin. Buhay man ang kamatayan, kami ay titindig sa amin pinaglalaban. Mga karapatan bilang uring manggagawa.